So welcome back to my YouTube channel, and ako nga po pala si Jan. So ngayong video guys, pag-usapan natin yung 10 tips kung paano nga ba makaiwas sa sakit ang mga alaga nating aso. So itong 10 tips na to is based sa aking research at sa aking experience na I'm sure makakatulong din sa inyo sa pag-aalaga ng dogs nyo, lalo na kung bago pa lang kayo nag-aalaga ng puppies or ng 2 months old. So masyadong risky pag mga puppy pa lang inaalagaan nyo kasi mas prone sila sa sakit. So itong tips na to I'm sure makakatulong sa inyo. So please stay and keep on watching. Disclaimer lang po, hindi po ako professional vet. At itong mga i-share ko sa inyo is based sa aking experience sa pag-aalaga ng aso at saka sa aking mga na-research. So before we start the video, baka pwede nyo po ako sana bigyan ng thumbs up. At huwag nyo rin po sana kalimutan na i-hit ang subscribe button. At i-hit nyo na rin guys yung notification bell on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. So, ayan. Kinain nyo na yung script ko. First to my list, kung paano nyo alagaan yung aso nyo para makaiwas sa sakit. So, first is yung cleanliness. So, kailangan malinis yung paglalagyan nyo ng aso nyo. Lalo na kung bagong bili pa lang to or 2 months old pa lang yung aso nyo. So, kailangan ilagay nyo sila sa malinis na lugar. Mas maganda kung hindi masyado nadadaanan ng mga tao. Kasi kadalasan, yung sakit na parbo or distemper, yan, doon sila nakakuha sa mga chinelas na galing labas ng bahay, ipapasok nyo. Mga sapatos na galing sa labas ng bahay na ipapasok nyo. Doon minsan nakakuha ng sakit na parbo at distemper yung aso. So, kailangan minamap nyo parati yung sahig nyo. Napaka-importante nun. Next, yung mga feeding bowl nila. Kailangan huhugasan nyo parati kasi minsan yun yung nagkakos ng diarrhea at huwag nyo rin iiwanan na may laman na pagkain na hindi nauubos tapos napapanis tapos kakainin, lalo na yung mga milk na dinurog, lalo na sa mga puppy, sobrang sensitive ng kanilang mga stomach, so minsan makikita nyo magtatain na lang sila. So alam nyo guys, mahal magkasakit. So, kailangan yung crates nila, yung tubig nila, yung milk nila, yung dog food nila, kailangan malinis kahit yung sahig at saka yung kulungan. So, tandaan nyo yan. Number 2 guys, so ano nga ba yung pinapakain nyo sa mga alaga nyong aso? Kung table food ba or dog food? So, tandaan nyo guys, hindi lahat ng table food pwedeng-pwede sa mga aso. Lalo na yung mga seafood, hindi yan pwede sa aso. Kailangan magre-research kayo kung ano yung mga pagkain na nakakabuti sa mga dogs nyo at hindi nakakabuti sa mga aso nyo. Like example, mga prutas na grapes, mga seafood, hipon, crab, pusit, yan ay dapat iniiwasan na makain ng aso. May tendency kasi or malaki ang tendency na magkaroon sila ng skin problem at maglagas yung kanilang mga balahibo. Dog food naman yung pinapakain nyo. So dapat alam nyo kung ilang serba yung dapat nyo ipakain. At kung magsiswitch kayo ng dog food to other dog food, may proseso yan. Hindi kayo pwede basta-basta magsiswitch ng dog food to other dog food. Kailangan unti-unti inyo hanggang masanay yung chan ng inyong mga alagang aso. Kasi meron siyang sinusunod na paraan yung tamang pagpapalit ng dog food. So kung pinapakain nyo yung aso nyo ng dog food na Bipro at gusto nyo naman siyang switch sa holistic, so kailangan huwag nyong biglayin. For example, yung 1 cup ng dog food ng Bipro, haluan nyo lang ng onting holistic. Then, sa next serve, mas dagdagan nyo pa ng amount yung holistic sa kakainin ng aso. Hanggang sa masanay ang kanilang tiyan. Kasi minsan, yan, nagkakaroon ng side effect kapag bigla-bigla nyong isi-switch sa ibang dog food yung aso nyo. Kadalasan nga, minsan, hindi nila kinakain kasi bago lang sa panglasa nila at ayaw nila. Pero kung uunti-untiin nyo, masasanay at masasanay sila sa bago nilang kakaining dog food. Naman sa milk na ipapainom nyo sa mga dogs nyo, kahit sa puppy pa yan or sa adult,
mas maganda piliin yung ipapainom is yung lactose free. Marami kayong mabibiling lactose free sa mga department store, meron yan. Pero ang pinakasikat talaga ngayon is yung Cozy Pet Milk na nakakahalaga ng 150 per 1 liter kung hindi ako nagkakamali. Meron iba gumagamit ng Bird Brand, which is depende kasi yan guys kung hiyang yung aso nyo sa gatas. Pero ang pinaka-advisable na dapat ipainom sa mga dogs is lactose free. Third tips, feeding time. So kailangan nakaset yung oras nyo kung anong oras nyo sila papakainin yung mga dogs nyo. So napaka-importante na meron kayong oras or time sa tamang pagpapakain. So ako guys, pag-aalaga ako, kailangan 7 a.m. pa lang, papakain ko na sila bago ako pumunta ng store. And yung second meal nila is 3 p.m. and then yung third meal nila mga 9 to 10 p.m. So ako kasi guys, nagtatrabaho ako, so kailangan pa lang sa umaga ma-feed ko na sila para hindi sila magkaroon ng problema sa stomach. Kadalasan kasi pag nalilipasan ng gutom yung mga aso natin, nagsusuka sila ng yellowish. So yun yung iniiwasan ko. Mas maganda ng advance ka magpakain kesa late. Kasi sa advance, kahit paano, alam mo hindi sila magugutom o hindi sila susuka ng yellowish. So may advantage talaga kapag meron kang time management sa pagpakain. Number 4 guys, vaccination and deworming. So napaka-importante nito na mapabaksin yung mga aso nyo. Depende yan kung ano yung i-avail nyo. Meron 2-in-1 shot, meron 5-in-1 shot, at meron din 6-in-1 shot. So, bawat shot, so nagkakahalaga siya ng 600 pesos or 500 pesos. So, ilan times 600 times 6 mo or 600 times 5 mo, yun yung magagastos mo sa vaccine. So, mag-isip-isip ka kung mag-aalaga ka ba talaga ng aso kasi hindi biro ang mag-alaga at magpabaksin ng dogs. Doon naman sa deworming, so importante sila ma-deworm. 2 weeks old pa lang kailangan ma-deworm na yung puppies nyo para lahat ng bulate matanggal sa tiyan nila. Kasi kadalasan nagkakaroon ng heartworm yung mga aso natin kapag hindi na deworm. Minsan sumusuka ng bulate, tumatay ng bulate kapag hindi na deworm yung mga aso nyo. Sa pag-deworm naman guys, pwedeng kayo na lang yung mag-deworm. Yun. Basta malakas lang yung loob nyo, alam nyo yung gagawin nyo, sundin nyo lang yung instruction sa lalagyan ng deworming bottle. So meron doon prescription ng prescription na dapat sundin. Yun, pwede kayong mag-deworm. Pero pagdating naman sa vaccination guys, hayaan nyo na yung mga vet ang gumawa niyan. Kasi kung hindi kayo professional vet, hindi kayo mamaya magkamali pa kayo ng turok, kung ano pa yung maiturok nyo. So mas maganda, bet talaga ang gagawa ng vaccination. Mapa leprosy man yan, mapa 6-in-1 yan. Kasi yung vaccine guys, ang laki ng tulong nito para mas lumakas yung immune system ng mga dogs nyo. Kahit papano, hindi sila madaling dapuan ng mga sakit. Katulad na yung parvo at distemper. So, tandaan nyo yun guys. Tip number 5. So, kailangan guys, sa tip number 5, vitamins. So, importante talaga ang vitamins sa mga aso natin. Although, yan, pampalakas din talaga ng immune system nila at panglaban sa mga sakit at sipon, ubo, napaka-importante niyan. Dapat alam nyo kung anong vitamins yung nararapat sa mga dogs nyo. Kung wala namang sakit yung aso nyo, maraming vitamins niyan. Merong Elsibit, so napaka-popular nito sa mga breeder at saka sa mga nag-aalaga ng aso. Meron din Puppy Iron. Meron din, depende guys sa pangangailangan ng aso nyo. Kung sa tingin nyo guys, mahina kumain yung aso nyo, kailangan niya ng Liberolin. So yun, yung vitamins na yun, pang lahatan na siya, pang liver, pang kuto, pang tick and flea. So napaka-importante ng vitamins sa mga dogs nyo. So kailangan din, alam nyo, dapat meron din kayong oras na pagkapainom ng vitamins sa mga aso nyo. At saka kung anong vitamins ba talaga ang kailangan ng katawan ng aso nyo na dapat i-improve. Number 6, yung water. So, napaka-importante ng water sa mga dogs nyo. So, kailangan malinis yung ipapainom yung tubig sa mga dogs nyo. Kadalasan kasi nagkakaroon sila dun. Nagkakaroon sila ng diarrhea. So, ako guys, pinapainom ko talaga is mineral water ngayon. Pero ngayon, na sinubukan ko yung running water, hindi naman sila ngayon nagdadiarrhea. So, maganda sa kanila yung tubig sa faucets. Yun na yung pinapainom ko sa kanila. Pero before,
mineral water talaga yung pinapainom ko. So, kailangan malinis, papalitan nyo parate. Pwede rin naman kayo maglagay ng dextrose powder, lalo na kapag nagdadiarrhea yung aso nyo. Yung water nila, pwede nyo lagyan ng dextrose powder. To tip lang to guys sa mga hindi nakakaalam. Kapag open yung water ng dogs nyo, kunyari bowl lang lalagyan nyo ng tubig. So, kailangan palitan nyo every 3 hours. Tapos kapag yung may ano naman, yung may supsupa naman yon, kahit tumagal siya ng matagal, okay lang kasi hindi na contaminate yung tubig. Yan. Pero kasi pag open yung water nila, yan, madiling maraming pwedeng microorganism na pumunta doon. Meron na hulugan ng pupo, minsan naiihian, hindi maiwasan yon. So baka magtai sila. So napaka-importante na malinis yung iinumin nilang tubig. Tip number 7, hygiene or grooming time para sa mga dogs nyo. So pag sinabing grooming time, ito yung pagpapaligo, paggupit na mga mahaba nilang buhok, paggupit na mga kuko, pag-toothbrush, at saka paglilis ng mga tenga nila. Umpisahan natin sa pagpapaligo. Sa pagpapaligo, ilang beses ba dapat pinapaliguan yung mga dogs nyo? So, sa pagpapaligo guys, depende yan sa klima ng panahon. At depende rin sa sipag nyo. Kung mainit ang panahon, of course, kailangan mas maligo sila para hindi sila ma-heat stroke. Maganda rin, kailangan ipag-groom nyo sila, pag-upitan nyo. Lalo na kapag mahaba ang kanilang mga pilik, yung mga balihibo dito sa mata nila. So, pag mahaba na yan, kailangan ikat nyo. Kasi once na natutusok yung mata ng mga aso nyo, magkakaroon sila ng glaucoma ba? Or magkakaroon sila ng blue eyes, matatakpan yung white eye nila ng blue. Or minsan, yung white eye nila magiging puti talaga. So, once na nagkaganon yung aso nyo, gamutin nyo lang ng gentamicin. So, napaka-effective ng gentamicin sa mata ng mga dog. So, kailangan alagaan nyo yung mata ng aso nyo kasi one of the most sensitive part ng mata ng katawan ng aso is yung mata nila. Kung taglamig naman guys, sa panahon ng taglamig, kahit once a week paliguan niyo yung aso niyo. Pero kung mainit yung panahon talaga, mas better naka-groom sila ng maiksi, naka summer cut, at saka kailangan yan, paliguan niyo at least 3 to 2 times a day. So para maiwasan ng heat stroke. Tapos pagdating naman sa kuko nila, kailangan ititrim nyo rin yun. Kasi minsan, doon nagkakaroon ng sugat yung aso nyo. Miski kayo guys, yan. Kapag masyadong mahaba, yung madali nila kayo makakalmot. Yung mga dito dati, before, yung mga chihuahua ko, grabe yung kalmot ko rito. Sa tenga naman, importante, nililinis nyo yung tenga nila kasi minsan binabahayan yan ng mga garapata. So, kailangan meron kayong panglinis. Ayan. So, napaka-importante na meron kayong time para i-groom ang mga aso nyo. Tip number 8. So, ito yung quality time. So, importante rin guys na meron kayong quality time with your dogs. Kadalasan guys, yung quality time, ginagamit ko yan para lumakas kumain yung mga alaga ko. Yan, talagang pinapagod ko sila. Pinapatakbo ko sila rito, pinaglalaro ko sila para pagpapakainin ko na sila, yung time yon is makakakain sila ng madami, makakatulog sila. Kasi pag napagod yan sila, kakain yan sila ng madami. And then, matutulog sila agad. So, yun yung advantage ng quality time for me. Tapos, yun, bonding moment. Katulad itong mga to, nandito, patakbo-takbo kung saan-saan. Aray ko, ayan. Ito. Lalo na itong super hyper nito. Kung saan-saan siya nakakaakyat, kahit dito sa mga lamesa na to, kaya niyang umakyat, kumukuha siya ng mga, ng mga figurine. So, kailangan din dahil sa quality time, turuan nyo sila ng tricks. Katulad ng mga potty train, kung saan sila pupupo, ganon. So, napaka-importante na meron kayong bonding moment. So, para mas makilala nyo yung dogs nyo. Actually, yung mga dogs, guys, matatalino. Nasa owner na lang talaga. Kapag masipag ka, mag-alaga or mag-train, mas marami silang malalamang tricks. So, tandaan nyo, guys, quality time. Yan, gamitin nyo para mas lumakas kumain yung mga dogs nyo. Igala nyo sila, i-walking nyo sila sa labas. Basta make sure na complete vaccine na yung aso nyo kapag ilalabas nyo sa labas ng bahay or yung dadalhin nyo sa park, makikipag-mingle sa ibang dogs, make sure na complete vaccine na sila. Tip
Number 9, accessories. So ano nga ba yung mga accessories na dapat meron kayo sa pag-aalaga ng aso nyo? Maliban sa kulungan, maliban sa mga feeding bowl, maliban sa mga feeding bottle nila. So kailangan meron din kayo pang suklay, mga accessories pang groom. Yan, suklay, nail cutter, laruan. Pero pagdating sa may laruan, guys, sa mga toys, mamimili kayo, ha. Mas maganda kung medyo malaki, yung hindi nila malulunok. Minsan kasi nachochok yung aso kapag maliliit lang yung mga toys tapos bigla nilang malulunok. So napaka fatal para sa kanila kapag maliliit na bola sabay malulunok nila. So yun yung tip number 9 ko, accessories. So kailangan yung mga accessories meron sila nun. Depende sa budget nyo, depende rin sa kung ano yung mga gusto nyong bilhin sa kanila. Pwede kayong bumili ng mga ipit, ng mga damit, ng clothes for them para mas maging cute sila. So tip number 10, guys, is ask question to the vet. Kung meron kayong kakilalang vet, huwag kayong mahiyang magtanong, lalo na kapag nagkaroon ng problema. Pwede rin naman kayong magtanong sa mga page ng group of dog lovers. Pwede rin nyo akong i-add sa aking page na Janwee. Yan, nagre-reply naman ako sa abot na aking makakaya, lalo na kapag alam ko yung dapat na isagot sa mga tanong ninyo. Meron kaming page na Dog Lovers Philippines, well, Luwalhati Bautista, kung saan nag-share kami doon ng thoughts about dogs, kung ano nga ba yung pwede nating igamot sa mga aso or home remedies. Huwag kayong mahiyang magtanong or may leave ng comment doon, guys. Kaya marahan ang mga ka-poor parents natin dyan, mga ka-dog lovers natin dyan, I'm sure sasagutin nila kayo agad. Or mag-comment din sila sa inyo ng reply na tama kung ano man yung problema nyo sa aso nyo. Pero napaka-importante na mag-consult kayo sa vet. Kaya dapat meron kayong contact ng vet in case of emergency. Ito, guys, additional tip. Yung aso kasi na dito, ano-ano yung nangat-ngat o tape. So tip number 10, i-add ko to kasi napaka-importante rin ito, lalo na sa mga ka-dog lovers natin at sa mga nag-aalaga ng aso. So ito yung security ng dogs nyo, tip number 11. So napaka-importante nito na kapag mag-aalaga kayo ng aso is secure dapat sila, lalo na kapag minsan, ayan, unahin ko na yung mga nakakatakas sa kalsada na hindi naman natin sinasadya. Dapat make sure na nakalock yung gate natin para hindi sila makatakas sa kalsada. Dalawa lang kasi yung mangyayari niyan, eh. Maaaksidente yung aso nyo or makaka-aksidente yung aso nyo. So dalawa lang yan. Security rin kasi, guys, dapat kung bago pa lang kayo nag-aalaga ng puppy tapos ilalabas nyo sa kalsada, hindi siya advisable, lalo na kapag hindi pa fully vaccine yung aso nyo. Kasi yung mga 2 months old na hindi pa fully vaccine, talagang mas prone sila sa sakit na parvo at distemper. Kailangan i-secure nyo yung dogs nyo na hindi makalabas or hindi makasalumuwa sa mga aso na hindi nyo kakilala. Baka kasi yung mga aso nyo tapos biglang makalabas, makasalumuwa na merong sakit na distemper or parvo, I'm sure mahahawa sila agad-agad. Ang parvo, guys, is ilang araw lang possible na mamatay yung aso nyo. Kapag distemper yung sakit ng aso nyo, papahirapan paunti-unti yung aso nyo hanggang sa mamatay. Na-experience ko na yan sa alaga kong aso na ayokong mangyari sa mga dogs nyo. Natatandaan ko si Persia, kakagaling kakatapos pa lang niya manganak at gumaling na siya sa mastitis. Hindi ko napansin, nakalabas pala siya. Ayan, so meron kaming kapitbahay na merong asong may sakit na distemper, doon siya nahawa. At nahawa din yung anak niya. So kailangan security talaga, napaka-importante. Alam nyo dapat kung ano yung makakabuti sa mga aso nyo. Yun lang, guys, that's it for today's video. So yun lang, so share ko lang sa inyo yung knowledge ko kung paano nga ba talaga may iwasan magkasakit yung mga alaga nating aso. Kailangan marami kayong alam, dapat matuto ka tayong mag-research kung ano yung mga kabuti sa ating mga aso, lalo na sa pagkain. Yan, napaka-importante na alam nyo dapat kung ano yung mga ipapakain nyo sa mga dogs nyo, katulad ng mga atay ng manok
ang atay ng manok is okay kapag hindi inaraw-araw. Pero kapag naaraw-araw to guys, hindi siya maganda sa mga aso nyo. Dapat meron din kayong time management. Yan. Sa pagpapakain, sa pagpapaligo, sa bonding moment nyo. Lalo na kapag may trabaho kayo at single parents kayong nag-aalaga sa mga dogs nyo. Napaka-importante ng time management. Katulad ako guys, ako lang nag-aalaga sa mga dogs ko. Ilan sila? 4. So ako lang lahat yan, nagpapaligo, nagpapakain. Kaya ganito sila kakulit. Pero thankful pa rin ako kasi hindi na sila nakakasakit. Kasi kahit papano, may time ako mag general cleaning, mag disinfect. Napaka-importante ng disinfect sa sahig, pati sa mga labas-labas. Napaka-importante yan. Kasi yan yung kadalasan nagkakasakit yung mga aso. Kapag hindi kayo nagde-disinfect, hindi nyo hinuhugasan yung kainan nila, pinapalipasan nyo sila ng gutom. So marami dapat kayong tandaan sa pag-aalaga ng aso. So kung bago ka palang nag-aalaga ng aso, dapat lahat ng sinabi ko magawa mo kung gusto mong hindi magkasakit yung alaga mong aso. So yun lang guys, that's it for today's video. And if you like my video guys, so huwag niyo po sana kalimutang supportahan ang aking YouTube channel. So please subscribe at i-hit niyo na rin guys yung notification bell on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. So please like, share, and subscribe. So thank you for watching. So see you on my next video. So bye-bye. So ito guys, si Rabia. Sinalagaan ko siya nung 2 months. Ngayon guys is 9 months old na siya. Super hyper niya, grabe. So yun lang guys, maraming salamat at see you on my next video. Bye bye.